sobrang references to the point na wala nang direction yung line. Tsaka siya, mahina. Hindi, joke lang, man. Hindi, joke lang, man. Yeah. Nag-switch siya from medyo seryoso, tapos nilagay niya sa clowning. Masaya siya pag bumabattle, kaya mag-prepare ka talaga kasi medyo organic yung style niya. Yeah, ang tayong masasabi ko lang sa'yo, Goryo. Sheesh! Sa buhay 2022, durugan to, kaya manood kayo, malalaman nyo talaga sino pinakamatika sa huli. Malakas ang enerhiya, hiya, hiya. Kasi malakas ang enerhiya, hiya, hiya. Malakas ang enerhiya, hiya, hiya. Malakas ang flip top, una persikulo 11. Dito pa rin, TIU Theater Makati. Huling laban na ng gabi natin para sa Isa Buhay 2022 semifinals pa rin to. Flip top, magyay para sa sarili natin. Isang malaking shoutout sa bawat isa. At tuloy-tuloy lang, supportahan nyo nga pala Hype Beat at lahat ng mga represent collabs na tumutulong panda rin palalo yung liga. Sa kanan ko, Tondo, represent para sa inyo. Magyay tayong lahat para kay Pistolero. Tawa, minsan nakasenti. Trip mo bang bumomba? Ka lang sa Getty, toma lang ng toma. So, Pistolero nga pala, gusto ko lang shoutout yung Tondo Tribe, Hush Music, Jay McWar, Ghetto Hood. Yeah. Shoutout sa Tondo Tribe, shoutout sa Jay McWar, at sa kaliwa naman, Bulacan, Makati, represent para sa inyo, magigay tayo lahat para kay Goryong Talas. Solidong pagtugba, nasa iyo'y pagbabaon, habang ako'y nasa loob ng isip mong dekahon. Strado Uprising. Siyempre, shoutout sa Ilustrado Uprising at dedicated nga pala kay Kuya Banong. Nanalo ng coin toss si Goryong Talas. Pililima una, Pistolero. Tigdalawang minuto dapat, pito ang hurado natin. Pahinga natin unang banat, unang versikulo 11. Pistolero. Y'all ready? Yeah! Let me hear you say, sheesh! Sheesh! Sa pa, sheesh! Sheesh! Konyong Talas. What's up, bro? Want some H2O? What do you want? Tall or venti or... Man! Pag ganyan-ganyan lang yan, pero kanina pa yung sumisipat ng mga shawari sa flip top. Ayayain niyang uminom ng JD habang namumulutan ng zigzags. Damn! Yeah, he be hollin' like, "Hey, miss, I'm Konyong Talas, Uprising represent." Sheesh! Ulul! Isa kang horrorcore rapper na may skincare. Tangina, puti-puti mo. Ito yung mga tipong mag-aagaw buhay pag nakainom ng tubig sa gripo. Pag kinapa niyo likod niyan, may makukuha kayong bimpo. Against Bitrum, mukha kayong magpinsang bading na pinagboxing ng tito. Tangin na panoorin niyo yung laban, lalo na sa bandang ending lap trip nung nag-shake hands sila. Putang ina pare, gumanon! Hindi. Yung pilantik, iba-iba. Salpukang mortar and pestle, durugan ng paminta, mga ulul! Pero nananalo pa yan. Kahit ang wak na mga banat niyan, di daw sinabing pagtanggi kapag sinabing papas lang. Pagtanggi, papas lang. Wordplay mongoloid! Panira ka sa Uprising, tang ina mo. Makikipagsuntukan pa si Apok sa sunugan dahil sa'yo. Diba? Pansin niyo ba? Sayad na sayad yung delivery, kaso yun lang yung nadali doon. Si Barry Pilit ginagaya iyumang itanggitsyong. Tinatago sa malaking boses, kala mo di pansin yun? Pwes babaan man yung pitch nito, pa rin yung baritone.
Tangina, wala daw pa nama yung left right sa standing yan 12-12 kasi pumapatay yung 1-2-1-2. Pinagyabang mo pa yung win rate mong banuka? Nung marinig ko yon, tanging nasabi ko, nak ng puta! Pagkakaintindi ko sa 12-12 sale kasi bigla akong napamura! Tangina, ginagago lang tayo nito eh. Pansin nyo, sa isang round, kaya niyang maging si Denzel Washington. Si Suge Knight, si Gorda God Butcher, Musashi, tsaka Sansu. Magiging banal na Jesus Christ na sisigaw ng Amaterasu. Tangina mo, nasa Konoha ka na. Nasa Jerusalem ka lang kanina. Kaka-Jesus mo lang hayop ka. Bigla-bigla ka nagiging ninja. Ngayon, basin niyo ba reference game nito? Puro ako si ganto. May powers akong ganyan. Patay ka sa akin. Busu-busu. Tapos sabihin niyo, magaling to. Eh putang ina, ganyan-ganyan lang maglaro yung mga pamangkin ko. Diba? Kundi anime, movie at series, yun yung napili niyang method. Ilang 11 years ka nang di napapansin sa estilo mong pang-engot. Kung sino pa yung panay bring up ng film, siya pa yung walang image na ma-develop. Kung sino-sinong tao mini-mention, yan yung pangunahing weapon. So paano pa magiging battle of the night to kung mai-stack ka lang sa character selection? Random references na di pinag-isipan yan, yung pangunahin niyang bit-bit. Random characters, random creatures, random facts, random events. Reference porn, naging addiction sa randomness na interpret ng keyboard gangster na na-OD sa daily dose of internet. Oh, shit. Man, bago niyo palakpakan to, gusto ko kayong mag-observe sa mga detalye ng mga sinasambit niya at ginagawa. Mapapansin yung in-spoil ko na yung mangyayari at yung excitement ibababa dahil nasabi ko na lahat ng mga gagawin niya mamaya. Napaaga ba yung pag-expose? Medyo nakakapanibago? Well, masarap panoorin yung test subject habang ginagawa niya sa akto. Kaya kapag lahat ng binutas ko sa round na to sa buong battle ginawa mo, isa lang ibig sabihin noon, round 1 pa lang, panalo na ako. Peace to him, fucker! What up, Biggie? Big Papa. Tinira pa yung paminta. Gagong to. Yung tinurog yun sa mortar and pestle, tang inakinain mo! Tinira pa yung reference. Talaga. Yung resume sa battle rap, pare yung sayo, walang appeal. Oo. Tinira mo yung reference. Curriculum vitae resume. Paano pag pinakitaan ko ng skills? Oo, wala na agets? Wag kang magulo, Jimmy Santos. Ikaw, sobrang taba mo. Di ka mabubusog kahit kainin mo si Wamos. Muntik na ako nung huli. Sobrang grabe yung pressure sa akin yun ang nangyari. Halos mapatras ako kay JD. Pero tinuob ko yung bote at umabante. Kaya mas tumingkad lang ako under pressure. Tas tuluyang naging diamante. Oo, di tumalab yung tirador daw ng bato. Sa gulayat na higante. Pero binrakit ako ni Arik sa pistolero. Asintado raw sa mapagmalalim. Kaso matatambangan lang rin to sa shootout. Bro, bro! Parang kuratong baliling. Kaya hayaan yung ibahin ko yung setting. Puro saksak ang madiin. Dahil namatay ka na dati sa lanseta, tama? Paano pa sa spadang matalim? Pero magaling naman daw kasi umanggulo, rektahan. Ganun siya magpapatok ng bara. Kaso tong may katana, Kenshin Himura. Humihiwa ako ng bala. Kaya ano mang alas neto laban sa akin, sunog. X-Men Gambit sa baraha. Maglalaho lang to dito sa eksena na parang Joseph Amara. Dahil pagdating sa timing, minasar ko na. Ultimo si Kronos na paparanoid. Sa bagsaan kong pang Uchiha, Madara, pinagpapatong ko yung asteroid. Kaya wala akong pake. Kahit si Rizal pa ma-annoyed. O uprising represent, bitch! At di ganito mag-rap ang mongoloid! O, kuha nyo. May secret na recipient yung mensahe na parang BCC. Pero damay pa rin tong kilalang tibong daig pang napasubo ng BBC. Tung si Christian Carlo, nakakapit pa rin sa message. Sumisisi. Kaya tong champion ng sunugan kahit pa konektado, tut! Mag-DDC! Kasi sobrang sablay ng sitwasyon mo, Mr. Cañares. Ganito pag bad trip si Mepisto. To structure at foundation ko, timeless dito. Tipong space sa may Egypto. Aalilahin ka lang na tinatanghal mong nerdo, di ba? Ayaw mas rumi reference na weirdo. Kaso sa pangalan pa lang, Christian, alam na agad. Lumuluhod ka lang kay Kristo! Ano?
Parehas lang tayo ng ibabaw nung huli. Sige, pero pagtapos mo sa Kastilyo, hulog. Sako na pabalikwas ka sa nakatindig na talas. At sa patibong, tuhog. Madudurog ka lang sa mga haymaker. Niwala ang linyang pambugbog. Habang sobrang lakas ng punches ko, last battle, pati yung audience tulog. Ngayon sabihin nyo, paano tama sa akin tong pistolero? E di nga gagana kahit gun bars. Sobrang init ng linya, nagiging laser. Lightsaber dun sa Star Wars. Rhymes ko bihan average level ng IQ, above standard dun sa Harvard. Pero bumabali ng buto. Royce Gracie pag umarmbar! Kaya bring up po na yung pagiging veterano ko. Sige, classic ako at may longevity. Sa dami kong nasula sa 26 battles, tong written is naging calligraphy. Miski si Enrile, magmimistulang baby. Ninako kong immortality, pagkat andun na ako sa stage na tong matanda, bumabata, stem cell therapy! Okay na? Kaya ilabas mo na lahat ng mga panutok mo sa akin, di ba tapos? Pero di mo ko kayang sapulin. To'y pop smoke o nip si Hassel. Walang security kita ang papaslangin. O kaya naman nakilis dun kay Hector. Yung bakay kakalad ka rin. Pero malas mo di lang pansin, Miss Tonggor, yung nakaharap ngayon sa salamin. Hello, Barat! Congratulations! See? Tama ako, di ba? Man. Tanginan niyan. Masyadong pabida. May Star Wars alien, tapos bigla-bigla ka na naman magiging ninja. Tapos sabihin mo yung mga rhyme mo sa akin, better? Anong brrt-brrt? Konyo ka, dapat fur-fur! Man, quarantine battles, semis, versus Apex. Pinapatay mo kay Arik yung bintilador. Tapos sinundan mo ng barang patapon. Utang ina ka, nagtiis pa kaming gumanong ganun. Si Duma ng amoy. Si Batas ng hintab yung ulo. Pero suporta pa rin yung uprising sa'yo, tang ina ka. Para lang gumanda-ganda yung ihip ng hangin sa barracks, nilalakasan ni Plasma yung hinga niya. Speaking of uprising. Sino si Ari? Rick. Oh. Sabi mo nga sa akin yung totoo. Bakit sa uprising ang bibili sumaba ng buhok niyo? Ang sabi niya, si Batas Kalbo. Ano tawag sa buhok niya sa banda doon? Si Plasma lang hindi long hair sa inyo. Alam niyo ba kung ba't ganon? Lahat daw kayo mahaba na buhok, kaya siya mahaba pantalon. Kasi kung ano yung sinobra sa tela ng mga damitan ni Plasma, yun naman ang kinulang sa yung get up. 11 years ka nang nakabody fit sa liga, di ka pa rin ini-sponsora ng pen shop. Tangay na, horror core yung mga banatan. Yung mga bara, sobrang lupit. Lumala mo ng kaluluwa habang naka-v-neck na neon red. Diba? Man, kasi kahit local clothing, di ka pinapansin. Palagi kang dead matol. Bukod sa hindi ka nila gusto, wala silang extra small! Ayun, tanong ngayon, high beat, egocentric, and senior. Man, meron kayo extra small? Ang sakit nun, pari! Pero change topic. Mga nilakaran ko palang indikasyon na na tinadhana ako dito. Binigyan ako ng master teacher na Plaridel. Walang talong Kastilyo. O diba nakakapanindig balahibo? Tinapat ako sa pantas, birhin, tapos ngayon naman yung Kristo. Pero tong Kristo, peke, plano'y nagkanda leche-leche. Tila naghuda si Enigma, buhay mo sa akin, dinipende. Huling hapunan, inabutan ng pistolerong delinkwente. Pagpasok, pinatay yung nasa gitna, tapos susunod ko yung pantrese. Oh, mali ng prediction. Pumalpak tayo, Repa. Huwag ka na magtampo, hindi ka mawawalan, Magdalena. May, tsaka hindi ito bagay maging Jesus. Isipin nyo si Jesus nakapako, nakasuot ng pen shop. Imbis koronang ng tinik, naka net cap. Binabanggit yung 7 last words, naka 4 bar setup. Man, si Jesus, buong pusong inalay yung tinapay para mabusog yung mga apostol niya at mga kampun. Ikaw, yung tinapay.
Mauuna pa mamatay yung mga apostol mo sa'yo, butak yun. Ginamit kanyang pangalan at ang kanyang beingness. Kinarir yung pagkikristo, hashtag feeling blessed. Kasi pag umaastas ang Savior, dun lang sila nai-impress. Kaya naging tigapagtubos para may magka-interest. Man, nag-upgrade mula sa spade na dating kalbong lumalaban. Nakabase sa hairstyle yung bars, puta lupit ng galawan. Magpapahaba ka lang pala ng buhok, nagpalit ka pa ng pangalan. Diba kasi ito yung tipo ng MCing, willing mag-change name kasi wala naman talagang iniingatang branding. Tsaka sobra mong tanga, kala mo marereset yung standing. Sana gumawa ka ng second account, pwede ka. Kasi ang dami mo nang inabutang meta sa battle rap, kasi mapagoryo man o spade pagdating sa laban, not enough. Nag-change name, pero changes sa mga stats niya, mailap. Nagpalit ka lang ng skin habang ako naka-revamp. Tangina. Pansin niyo ba? Before pandemic, isa tong no-namer na palaging talo. Nag-ari-harian sa quarantine battles nang mapalapit sa kampyonato. Sarap daw ng pagtanggap nyo, tila napapost pa si Gago. Paano naging masarap yung pagtanggap kung lumusot ka lang nung walang tao, tarantado? Tanginan to, he's talking about million views, nakala mo danas niya mismo. Ni hindi nga kinakagat dito yung mga pakulo mo at pabibo. May nalalaman pa Johnny Depp, Jano Gibbs, Paolo Abellino. Paalala ko lang, flip cup to Gago, bihira sikat na pogi dito. Palo ka para, pangka natin! Tinira pa si Jesus Christ. Sa banat mo, di ako mapapa-amen. Di mo pwedeng tirahin si Kristo, pare. Minus 100 ka sa heaven. Wala raw poging sikat. Banat mo ang tabang. Meron, di masyado. Ako lang. Peace. Pistol. Mukha ang sasayaw ng jumbo hotdog. Ano? Kaya mo ba, tol? Swagger mo, parang tsahing ubis na nag-apply. Tas di natanggap sa ispakol. Ikaw yung perfect embodiment pag si Buddha na ubusan ng ulam tas nagmaktol. Sobrang tao mo gusto mong putripin. Yung chocolate hills dun sa Bohol. Ah, corny ba? Galawan niya. Mag-iipon ng trip-trip na linya tas yung audience patatawanin. Pero sa lugar namin sa Bulacan, di uubrang ganyan eh. Pinapadala kay San Pedro yung mga nagtitrip dun sa amin. O alam kong taga-tundo ka, ayan na naman. Makakatip ka pa rin ng konyak ni Totoy Golem. Dahil pag ako nang nagtrip, di lang to basta pendong piece. At walang kubang Volkswagen. Pero sabi niya kay Plaridel, pinalusot ka niya sa slack kasi kasunod na nun, barong! So, barong ka, ganun. Triple XL ang poda. Gago ang lala nun. So, bibihisan mo muna yung kalaban bago mo ibaon. Sheesh! Sa akin, rekta ng kabaong! Pero ang galing mo na rin mag-reference, ha? Mahusay! Baduy! Yung patay, sumi sense of passion. Kaso tong round ko, pentagram eh. Merong demonyong sinasamon! Kasi sisirain daw dyan ganitong estilo. Sisisirin daw tong lalim ko. Kaso dugo na ito, yung babahari ito. Brak! Magtatampisaw lang ako sa babaw mo. Naturingan yung well-rounded, eh, puro nga weak rounds. Yung kahinaan niya, exposed na to. Dahil tong Lil Uzi, brak, brak! Dumidrill, bro! Brak, brak, brak! Pinapalaki ko lang yung butas mo! Kasi ang kapal na mukha mo para sabihin na you master this shit. Tas mas feel daw yung dynamics. Ikaw yung dubahalang iceberg na lulubog sa barko! To reverse Titanic! Binrakedown ko lang ang deviations mo, tol! Tipong data statistics, binakas-baklas ko na sa harap nitong pistol! Parang expert sa ballistics! See? At ang agwat natin, Milia, at sa pagbuo ng solidong bara, wala kang idea. Mangungahoy ka lang na linya mula sa kalaban na may mabuo ka. At pangalan mo, IKEA. Habang ako, panggalabog, onomatopoeia! Kaya ang gawing awkward live on cam. Ang sarap mo, Pia! Pero
Pero alam mo, magre-rebat ka. Pero problema, tangina, di na sa akin yung gagalos. Question, bakit nung binisto ni Castillo ang baga niyo na sulat sa 3GS, hindi mo narebat ng maayos? Sagot! 40 mo yun, di ba? Kaso truth hurts nung hinambalos, mag-aambagan parte-parte para parte-parte na pagtapos. Kaya kahit na may pang-counter ka pa sa angle na to, na panis ka pa rin sa reference schemes, counter-puncher sa Drunken Master, na may 4 kantos na gin. Ano man balik mo, katatawan na lang. Nalaos na yung meme. Olas tong counter, pagtanim ko ng bomba. Boom! Terrorist wins! Ganun yun, ultimate. Kasi ayaw doon niya na seryosong tema at bara. Pero dito siya dumidepende lyrically. Nag-switch to clowning, nagpaka-McDonald's, tong mascot ng Jollibee. Pero kung walang bars, wala ka rin bala. In short, kailangan mo subliminally, isa ka lang matabang comedy yung pamparody. Tamod ka lang ni Andy G. Habang ako, generic daw. Pero kada selfie yung sakit sa kalaban rumirekta. Dahil tong power lines, off the grid, di ko kailangan kumonekta. Kada handa ko, lumalason, patay ang matatao sa lamesa. Ngayon, anong silbi nitong pistolero nyo kung kanyang tong baon ko sa gera? Time. Hay nako. Halos lahat ng battle ko, inaanggil na yung pagsusulatan ng 3GS. Pero, yung mga pagsasalita nyo halatang may tililing. Kung nagsusulatan kami, bakit hindi nyo mapaliwanag na wala pang panalo si Lil Wing? Explain nyo, putang ina, pag na-explain nyo, sige. Pansin nyo ba? Diba? Kundi docu, series, movie, anime. Tanga na, paikot-ikot ka lang, brother. Kung ako kasama mo sa bahay, sasampaling kita, palipat-lipat ka ng channel. Diba? 30 motherfucking years old ka na mahigit, tapos bigla-bigla ka nagkaka-superpower, sahayop ka. Isipin nyo, Poison versus Goryu sana yung nagkatapat sa finals. Paano na? Di magpapalakihan kayo ng mga energy ball. Magbabatuhan kayo ng mga shuriken-shuriken nyo. Dami-daming tao dito, tangin na yung makatama ba kayo? Man, pero seryoso, seryoso. You're always saying na 10 years ka na sa liga, underrated ka pa din. Tama? Tingin mo ba ganun? Nag-change name, nag-uprising, pagkatao ni Spade, ibinaon. Nag-comeback to prove yourself, meron kang 3 taon. Oo, 3 taon ka ng siguro, man. Hindi pa ba sapat yun? You're always blaming lyricism sa pagiging underrated? Wait, di na ako lalayo, batas at sayad. Mga kasama mo sa bangka. Bakit mga lambat nila may laman, tanging sa'yo lang yung wala? Well-respected, may decent views, nakuha yung interest ng madla. Goryo, hindi ka underrated. Irrelevant ka! Sa listahan ng mga top tier, wala ka sa nabanggit. Nasilat mo na yung apex, pero di pa rin nag-pick. Batas at sayad, main heroes, kinonsider ka na crit. Gameplay mo, naka-OM, manatili ka sa mid. Underrated? E kung tutuusin, nung nag-uprising, nagbago ihip at takbo. Bigla kang nagkabilang dahil sa kinabibilangan mo, sabi ni Arik Makibaka, itaas ang kamao, pero totoo yung kamao ang siyang nagtaas sa'yo. Magsabi ka ng ilustradong mas mahina sa'yo. Wala! Active battler ng uprising na mas mahina sa'yo. Wala! 10 taon ka nang kumakalag sa gapos, hindi ka pa rin makawala. Huwag mong sisihin yung gapos, Goryo. Hanggang dyan ka lang talaga. Tangina. Kaya yung pagkabigo sa'yo yung naging pangkaraniwan. Nag-ambaga na lahat, magkaroon ka lang ng bilang. Todo support mga kagrupo, yung pag-angat pinagpilitan. Hirap pa din makalipad kahit ang dami niya ng wingman. Walang karakter, walang muka, walang sariling stilo. Sa'yo man itutok yung spotlight na natili kang anino. Hayop sa galing o baka dapat na gumising ka na iho. Kailan ka ba matatauhan na hindi ka bagay dito? Real shit, pare. Hayaan mong hubarin ko yung mga sapin mo sa paa nang makalakad ka ng maayos. Tumalikod yung muko, humakbang ng pasalungat sa agos. At sa oras na makarating ka sa mga naunang ruta mong natapos, makikitang hindi malaki yung iniwan mong bakas, maluwag lang yung sapatos. Man, alam ko kung paano kasaktan.
Alam ko kung saan ako magaling. Yan yung pinagkaiba natin. Habang ikaw naipit lang sa okay lang at alanganin. 10 taon ka nang walang direksyon na tila ligaw yung adhikain kasi yung goryo sa salamin, mas pinili mong kalabanin kaysa kilalanin. Peace to him, motherfucker. Nirvana, pangin natin! Grabe. Sakit nun, ha? Hangay na nando. Ito ay sagapaan ng mga dating finalists. At para makapag-finalist uli, nagigirian. Finalist ang 2018 sa 2021. Solid, no? Labanan ng mga talunan. Pero sa 100% ko, flatline na to. Outs na ang 50-50 sa tunggalian. Dahil kong vision ko sa isa buhay, di na 2020. Wala nang bayaw na mag-aatian. Pero alam mo pinag-aiba ko sa'yo, Pistol? Mas pinili ko pa rin bumiyahe kahit pinag-aray ako ni Jay Black last year. Habang nagmukha ang bulok na fetus sa matres sa sama na loob mo kay Shea. Kaya tong round 3 ko, Pap Smear, ibabiyahing langit ko na to. Tung rumaratsyad ang bus pa Fairview to matap gear, iiwanan ka sa infinity and beyond yung abot sa'yo nitong bus, Lightyear! Dahil dito Luxuria versus 3GS o dalawang swating sa finals na magpapapuro. Ito'y Godzilla kay King Ghidorah. May masasalansan na tatlong ulo. Laro ay boxing, solidong punches. Numa-knockout yun ang punto. Number one, pound for pound, Ring Magazine. Kamaulang ang matimbang sa dulo. Kaya magtawag ka na Mayday. Tapos yung picture mo pamburol, gagawin kong Mayday. Saktong pinapatay ka sa akin ngayong A15 na may bonus pay ako sa payday. Bakit sinanan nyo sa Doomsday tong batang umaaraw-araw Sunday? Patay-patay sa saksak ng talas tong battle rapper. Rest in peace, Pat Stay! Yeah. Rest in peace. Rest in peace. Kaya mabubura ka na sa mapa. Tung pumupurong bara, pumupulbura. Bitawan ko'y sakuna sa loob ng isa pang sakuna. Isisilid na kita't isasakuna. Lumang mukha sa mga bagong era. Tung karakong pangtula, pangkaratula. Kaya pakisabi dito kay Pistolero na sumuko na. Panjujutsu kaisen ako pag sumuko na. O hindi nyo na-get? Mga tanga! Pero tutustahin ko lang tumaige. Kahit gawa sa bakal tong pistol, magiging charcoal. Bit-bit ko yung SS ni Enigma. Hawak ko yung level 25 na black hole. Pangatlong talo mo sa ilustrado, may 4 na linya kang barcode. At kahit anong piglas mo, deads ka na. Kasi tong Goryo na God mode kaya. Tapos na yung pamabasag mo sa akin, pistol. Tong bars, naka full battle gear. Sisiguraduhin kong puputok yung batok mo sa akin. Merong lechon, bagnet, tas beer. Assassination to in broad daylight. Bang! Habang coast is clear. Kaso dinispatch ako na yung ebidensya. Bow! Wala nang pistol here. Yeah. Hindi ka obra, Keso Cristo, pre. Mapapasign up the cross ka na lang sa stage. Akong tunay na bigatin, son. Mas heavyweight tong bars pag nasa scale. Sasalo ka ng suntok every angle. Sumusulput yung round sa lahat ng range. Kaso dito porta, o kaso dito pisay ni Jesus Christ. Ito yung portal ni Dr. Strange. Iwarik, pinapalayas ko na yung pinakamalaking buraor sa tournament. Anong anibersikulo? Eviction to. At yun ang totoong pangalan ng event. Pinapasibat ka na ni Big Brother, oh. 2014 ka pa raw na lalate sa rent. Dahil bawal ang squatting sa building ng uprising, pinapaalis ka na ng management. Yeah. Kaya palas na agad! Masyadong brutal ko to tinapos! Tinupi-tupi ko lang tong pistolero, Fernando Po Jr. versus Thanos! Kita-kisa lang sa ahon! Kiloksuria, dapat akong tatapos. Isa buhay 2022, Goryon Talas Kalagsagapos. Time. Lakas mo yung gag. Okay, bago tayo tumuloy sa judges decision, syempre kailangan namin pasalamatan palagi't lahat ng mga patrons natin sa patreon.com sa lahat ng walang sawang tulong at suporta mula nung panahon ng pandemya hanggang ngayon. Gusto namin pasalamatan mga iba't ibang tiers. Syempre andyan yung iba pa rin pag live tier. Shoutouts kay Tristan Van Excel, kay Donnie Taday, kay Mark Luteria ng Taguig, kay JR Andoling ng representing Flower Horns, kay Clark Monteclaro at kay Attorney Rustico. Maraming salamat po sa inyo lahat. At syempre pwede nyo pa rin i-avail yung benefits ng tier nyo.
Shoutouts naman din sa Magingay Tier, kay Jacob sa Team Admin ng Cebu, kay Todern, kay Ninoy Agsalud, kay Pastor A from LA, kay Richie Aranda, kay Iggy C, John Paulo Gutierrez ng Bawan, Batangas, kay Kevin Belches ng Matalom, Leyte, kay Paulo Mendoza, kay Adrian Adora, kay Roy Ivan Albuquera, kay Ivy Bellarmino, kay Topper Beskara, kay Muhammad Abu Jihad Sema, at kay Ralph Largo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa Recognized Tier naman, nandyan si Kenley Estrella ng Alberta, Canada, kay Morris Mempen ng Bustos, Bulacan, pati na rin representing Chicago, Illinois, kay Chance Perez, kay Yagi Olaguera, kay Michael Joe, kay Oscar Daguro Jr., pati na rin si Ma'am Kath Gatdula, congrats po sa wedding ninyo, at kay Chad Mateo, shoutouts po sa inyong lahat. At para sa huling tier natin, nandyan yung represent, isang shoutout sa kay Curvy James Tariao, kay Mark Jonel, kay Angeline De Jos, kay LL Makahilig, kay Arthur De La Rosa III, pati na rin kay Hermel Baloloy. Isang malaking malaking shoutouts po sa inyo lahat. At silipin nyo yan, patreon.com/fliptop, o kaya ma-search nyo na lang, at balik tayo sa judge's decision. Yeah. Una versikulo 11, isa buhay, semifinals, Pistolero vs. Goren Taras, Magingay, ismang beses para sa kanilang pareho. At ang bota ng Urado, advancing sa finals, 7-0, Magingay, para kay Pistolero. Yeah. Salamat, salamat. Salamat, pare, salamat. Yeah, shoutout nga pala sa Team Quiet, Black Manila, Egocentric, Hood 1997, Papa Kels, St. Law, Silence. And bumoto para judges, judges. All three rounds. Siguro, ang tingin ko na naging pinaka-effective talaga na ginamit ni Pistolero is yung ano, yung nung minak niya yung style na gagamit ka ng ganito, gagamit ka ng ganyan. Kumbaga parang na-predict niya na doon. So, nung ginagawa na ni Goryo yung medyo lumaylay na sa akin yung mga style na yun. So, sobrang effective ng ginawa ni Pistolero para sa akin na nawala na lang dating yung mga gagawin ni Goryo dahil sa sinabi ni Pistolero. So, parang para sa akin nga 1-2-3 para kay ano eh, para kay Pistolero. Yung round 3 nga parang ano na lang eh, para kumbaga ano na eh, bagsak na, para lagutan na lang, kumbaga ganun na yung ginawa ni Pistol dun. Pero ang pinaka naging sandata talaga na ginamit ni Pistolero ngayong gabi is yung pagmamak niya ng style, sobrang effective. Ayun, maganda yung agnolo ni Goryo sa round 1, kaso nabawasan kasi nilagyan ng lason ni Pistol eh. Dahil dun sa pagsiwalat niya ng style ni Goryo, maganda yung ginawa ni Pistol dun sa round 1. Punchline stopper para sa akin yun. Kahit gaano kalakas yung punchline na ibuga mo, basta kumagat ka dun sa pain, mawawalang bisa. Nakita ko na yung ganong klaseng style sa laban ni Looney tsaka ni Tipsy D. Effective pa rin dito sa ginawa ni Pistol. Round 2, maganda yung ano, yung natawid niya yung wrong prediction. Tapos ang predictable din yung jokes ni hindi ni Pistol. Predictable. Tapos plus pa sa akin yung Pinoy humor. Mahusay yung pinakita ni Goryo sa round 2, pati yung transition niya sumusuntok. Round 3 naman yung real shit ni Pistol sa round 3, sobrang solid nun. Natabunan yung fundamentals na pinakita ni Goryo. Then solid din yung round 3 ni Goryo na pang-counter. Yung round 3 ni Goryo, parang na-counter yung pang-counter ni Pistol. Pero overall pa rin, Pistol, mahirap balik ta rin yung overall niya. Doon sa round 3 lang mukhang maka-counter. Pero yung buo, hindi kaya. So, Pistol. Looney, binoto ko si Pistolero. Round 1, pure joke si Pistolero doon. Comfort zone niya yun. Perfect yung round 1 niya. Si Goryo Talis medyo nagpapainit pa sa round 1 niya. Tinry niya magpatawa. May mga patawa siya, pero hindi umabot sa kalibre ng patawa ni Pistolero doon sa round 1. So, binigay ko yung round 1. Round 2, doon ako pinakanahirapan. Toss up yung round 2. So, tinabla ko na lang yun. Round 3, dito ako nagbase talaga. Lagi kong binibigyan ng malaking score kasi yung round 3. Para sa akin, pinakamalakas nila na round pareho.
pero mas well-rounded si Pistolero. Although akala ko para magiging katulad ng first round niya yung round 3 niya na puro jokes lang ulit na mga superhero, kasi medyo umikot sa ganun yung mga angulo eh. Nabawi niya ng seryosong angulo yung round 3. At para sa akin, mas convinced ako dun sa round 3 ni Pistolero kaysa sa round 3 ni Warrior. So binigay kong round 1 at round 3 kay Pistolero, round 2, tabla. Binoto ko si Pistol. Like round 1, parang ano, medyo nagkakapaan pa sila. Di ko muna ginudge, kumbaga binigay ko tabla. Round 2, round 3, lumitaw yung pagiging direkta ni Pistol. Di ganong komplikado pero pumapasok. Tas mas na-absorb ng crowd. Binigay ko kay Pistol overall. Yo, briefly, binoto ko si Pistolero. Tingin ko parang naging maganda yung ano, yung parang si Pistolero yung nauna kasi parang nabasag niya na. So yun, ewan ko lang, parang napakaganda ng round 1 ni Pistolero na parang naapektuhan yung ibang ano, kasunod-sunod na rounds ni Goryo. So yun, Pistolero. Baka mas balanse pala Pistolero. Yan ya, GL Passion Fruit, boto ko Pistol. Sa tingin ko, round 2 yung pinakadikit. Halos tabla lang para sa akin. Round 3, dikit siya pero bahagya kay Pistol dahil sa punto niya. Pero yung para sa akin yung round 1, talagang yun yung breaking or yeah, yun yung punto na naramdaman ko na pinakamalayo yung round 1. So dahil doon, yun, Pistol. Hindi ko na ipepe round overall para sa akin na dissect ni Pistolero, yung style ni Goryon Talas. Siyempre, props pa rin kay Goryon Talas. Napakalupit na style clash nun. Kaso, mas nanayag talaga si Pistolero sa pagiging balanse niya. Pero nakakapagbigay siya ng mga bars na balanse rin sa pag-entertain sa tao. Para sa akin, pupuntos pa rin yun. Lalo na kapag ka, alam yun, makatiran pa rin naman yung pinupunto ng mga jokes niya. Yun. Hindi ko na ni round per round, Pistolero, napanood niya naman. Good luck sa finals, props to Goryon Talas. Siguro na isa niya ako sa ano sa setup eh. Nauna siya tapos yung round 1 niya. Pinag-isipan niya talaga mabuti kaya props kay Pistol, talagang pinlano niya yung ano, yung paano yung atake, kaya feeling ko deserve niya naman talaga niya. Pero yung sa akin, ang pinaka iniisip ko lang kasi bago talaga lumaban is yung ano eh, yung baka mamaya magkaganito, magkaganyan yung mga negative stuff, pero execute ko naman mabuti for me. Habang ako panggalabog, onomatopoeia, kaya kang gawing awkward live on cam. Ang sarap mo, Pia! Tangan ang ganda ng crowd ngayon. So, parang nakakadagdaga na din siya. Kasi nandun, before battle na to, nandun ako sa part na ano eh, parang bahala na, ganun. Bahala na, gagawin ko yung gagawin ko. Kasi feeling ko ng mga unang performance ko, na-pressure ako sa tournament na para mas okay pala kapag hinaya mo lang siya lumabas na lumabas. Yun, so feeling ko sobrang ganda. Lakas din ang mga material ni Goryo. Yun, siguro nangyari lang yung ano, nangyari yung plano na natupad. So yun, ayun. Man, si Jesus buong pusong inalay yung tinapay para mabusog yung mga apostol niya at mga kampun. Ikaw, yung tinapay. Ano, malaya na ako, Brad. Dalawang taon ko ginagawa ito. Pinag-iisipan yung mga linya na ano, na panglaban eh. So para sa akin, wala muna akong gagawin siguro. Battle. Siguro ano, may mga nag-aalok sa akin na music, ganun. Pero tuloy-tuloy lang sa ilustrado. Baka magsulo na talaga ako pagdating sa music. Ilustrado pa rin syempre nandun. Pero yun, magpapahinga ako. Dalawang taon to eh. Parang ang daming nawala sa akin. Kaya ayun. Yeah, ayun. Ligaw album, solo album ko ulit, second album ko na to. Hush Music album, yung collective ko, yung grupo ko. Mga project ng Tondo Tribe. Yeah. Syempre, yung sa negosyo ko, Blink PH, Charms PH,
Tsaka sa mga tropang interested din sa mga e-commerce business na naghanap ng mentors, PM nyo lang ako. Sa mga ano, sa mga sumusuporta sa akin for the past 2 years o nung quarantine pati hanggang ngayon, yung mga nakilala ko, yung mga nagme-message sa akin. Pasensya na kayo, talo tayo, pero na-appreciate ko talaga kayo. Di ko akalain na abot tayo sa ganitong punto. Yeah, tuloy-tuloy lang tayo, men. Tuloy-tuloy lang palagi, men. Enjoyin lang natin ang enjoyin. Tangina, gumaganda na siya ulit para sa akin. Yun. So, tuloy-tuloy lang tayo. Peace!